Hi guys, welcome to the channel. Ito, magpapakain ako ng isda. So, palalambutin ko muna yung chicken liver habang nagte-treadmill ako. So, yan, iwan muna natin yan dyan. Tapos, samahan nyo ako. So tuwing umaga, chinecheck ko muna itong mga isda, tapos chechecken ko kung may namatay ba o kung ano man, kung may nag-leak o kung anong problema. Tapos, ayan, chinecheck ko, andyan naman sila, kumpleto naman, buhay naman lahat. Tapos, ilalakad ko na yung aso ko muna. So yun guys, nakapulot ako ng hermit crab after namin mag-walk ng aso ko. So tatabi ko muna siya dito sa 2.5 gallons. Yun, sigurado kasi mamamatay lang to dito sa labas, kakainin ng pusa or something o baka maapakan. So magre-research muna tayo sa internet kung ano magandang terrarium ba o aquarium na setup para sa mga hermit crab. So yun, mukhang healthy naman siya. Idodocument ko lahat para makita nyo rin kung paano natin gagawin yung bahay niya. So matigas pa yung chicken liver. Itong pinaprepare ko, okay ko platinum to, tapos nilalagyan ko ng Vita Gold at saka tubig. Tapos binababad ko muna dyan ng matagal bago ko pinapakain sa mga isda. Iyan dyan muna yan, tapos linisin muna natin itong aking outdoor aquarium, 75 gallons to. So ganun pa rin, pond water pa rin yung ginagamit ko para mapuno yung mga tubig. Tapos ganyan ko sila ina-acclimate para mag-match muna yung tubig niya, tapon muna at saka lagay, sabay. Ngayon pag na-acclimate na, parehas na yung temperature ng tubig, 90% ko pinapalitan yung tubig, talagang inuubos ko, tapos dinadagdagan ko ng bago. Twice a week ko ginagawa dito sa outdoor tank na to kasi gusto ko mag-practice, gusto ko mag-alaga ng mga goldfish, tinatry ko kung pwede. Ngayon malambot na to, chinachop ko maigi para dun sa mga maliliit na isda. So tara, ipakain na natin to sa kanila. Thank you.
So yun, andito pa ulit, andito pa rin yung mga monster fishes. Hindi ko pa sila nalilipat kasi hindi pa nagagawa yung pandarium. Siguro mga a few months pa bago ko sila malipat kasama yung arowana para ma-reset ko na rin tong pond na to. Pero as of now, dito muna sila, mga mukhang healthy naman, tsaka hindi naman nila kinakaya ng ibang isda. So ayan, ilang minutes, malambot na yung okay ko platinum na nakababad sa tubig tsaka na may Vita Gold. So pinapakain ko na ibang isda. Malambot na yan, gaya na nilang kainin yan. Ito yung mga nabili ko kay Sir Hendrick's backyard. Ito yung mga flower horn. So, ayan ang update sa kanila ngayon. Ayan, nakikita nyo, may kulay na sila. Tapos, medyo lumalaki na. Tsaka, matatakaw, masisiglang kumain. Yan lang din pinapakain ko sa kanila palagi. So binibigyan ko rin ng ganito tong shrimp tank dito sa loob ng office. So kompleto pa rin sila. Kung ano yung binili ko kay Sir Samuel Fishes, nandyan pa rin sila. Parang dalawa na red na buntis tapos isang blue buntis na rin. So sana manganak na sila dyan at saka dumami sila. Sa mga hindi pa nakakapanood nung pag-setup ko nito tsaka yung pagbili ko nito, ilalagay ko na lang sa description. Ngayon ito yung mga feeder goldfish. Ito, ayan, nagsettle na yung tubig. Ganyan kalinis na sila. Ayan, kung mapapansin nyo, 90% ako magpalit ng tubig kasi yung pump na yan, nandyan lang sa pond, kaya yung tubig na ginagamit namin cycled. So habang nagpupuno ako, naglalagay din ako ng tubig sa pond, fresh water naman. So parang ganun din, etong pond lang ang nagwa-water change palagi. Tapos, dito na tayo sa aviary. Bihira ako magpakain sa aviary pero everyday kong chine-check yung mga inakay, yung mga pairings ko, kung okay ba, kung may kailangan ako lagyan ng leg band, kung may kailangan ako i-record. So, yun ang ginagawa ko naman sa aviary. So, chine-check ko lang yung mga ibon palagi everyday. So yun guys, next video, gagawin natin yung bahay nitong hermit crab na to. Magre-research muna ako para midweek magawa natin. Kukuha ako ng aquarium siguro dyan, or bibili ako ng bago. So guys, thank you for watching. Subscribe, like, and share. Thank you.